Mayroong higit sa 3,000 species ang mga ahas sa mundo at matatagpuan sila kahit saan, maliban sa mga lugar kung saan ay walang mga ahas gaya ng Antarctica, Iceland, Ireland, Greenland, at New Zealand. Halos 600 species nito ang makamandag, kung kaya't nakakatakot ang hayop na ito. Pero alam niyo ba na ang mga ahas ay meron din palang mga kinatatakutan? Isa na rito ang halaman na lemongrass o tanglad dito sa Pilipinas. Bakit nga ba takot ang ahas sa tanglad? Yan ang ating aalamin. Magandang araw! Welcome back sa channel na ito. Pero kung bago ka pa lang, ay click mo na ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Pinaniniwalaan na ang mga ahas ay takot o umiiwas sa halamang tanglad. Ang tanglad ay isang uri ng halaman na kabilang sa mga damo. Karaniwang ginagamit ito bilang sangkap sa pagluluto at tradisyonal na halamang gamot para sa mga may sakit. Bakit nga kaya takot ang ahas sa halamang ito? Ang tanglad kasi ay may matapang na amoy citrus. Ang mga ahas ay may malakas na pang-amoy at isa sa pinakaayaw nito ay ang amoy citrus. Ang tanglad ay mayroon ding isang uri ng langis na kung tawagin ay Citronella. Isa sa mga sangkap ng Citronella ay ang citral na ginagamit bilang sangkap sa paggawa ng sabon, kandila, pabango, at spray na pantaboy sa mga lamok. Hindi lang sa lamok epektibo ang kemikal na ito bilang pantaboy, kundi pati na rin sa mga ahas. Bukod sa mga nabanggit, ang tanglad ay mayroon ding manipis at matalas na mga dahon, kung kaya't karamihan sa mga reptilya, kabilang ang ahas, ay lumalayo sa halaman na ito. Ang ahas ay may matalas na pakiramdam at ayaw nilang madampian ng matatalas na dahon ng tanglad. Kung kaya't kapag napapalapit ito sa halamang tanglad, ay agad itong umiiwas at lumalayo. Upang maitaboy ang mga ahas, mainam na itanim ang tanglad sa paligid ng bahay. Mabilis itong lumaki at lumago. Hindi ito nangangailangan ng masyadong pag-aalaga tulad sa ibang halaman. Hindi rin ito kailangang diligan araw-araw. Ang tanglad ay matibay at nabubuhay kahit sa anumang klima o panahon. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Sana ay may panibagong aral kang natutunan. Samahan niyo akong muli sa susunod na video. Maraming salamat.